Ayan, magandang umaga, magandang hapon, o di kayo naman magandang gabi sa inyong lahat. Okay, so kung anong oras man ninyong pinapanood ang aking video. So sa video ito ay pag-usapan natin ang isa sa mga bahagi ng pananalita na ang pang-abay. Okay, so sa pang-abay, ito ay nagbibigay turing sa kapwa pang-abay, sa pandiwa, o di kayo naman mga salitang pang-uri. Okay. So sa pang-abay, mayroon itong iba't ibang mga uri. Una, nariyan ang pang-abay na pamanahon. So sa pang-abay na pamanahon, ito ay nagsasaad kung kailan naganap o kailan magaganap ang kilos na taglay ng pandiwa sa pangungusap. So ibig sabihin, okay, ito ay nagbibigay larawan o nagbibigay turing sa pandiwa. Okay, pandiwa nagsasaad ng kilos. At sa pang-abay na pamanahon, mayroon itong dalawang uri. Okay, so una ay may pananda at walang pananda. So yung may pananda, ito'y ginagamitan ng mga panandang salita gaya ng nang, N-A-N-G, sa, noong, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, at umpisa. Okay, so pananda, ito'y mga salita na nagbibigay palatandaan kung kailan naganap o magaganap ang kilos. Halimbawa, umpisa bukas, ako ay gigising ng maaga upang mamalengke. Okay, so yung pandiwa rito ay gigising ng umaga. At ang pang-abay na ginamit ay bukas. Okay? Tapos, okay, so pang-abay na pamanahon, salitang bukas, at may palatandaan o panandang salita na umpisa. Okay, so yan, umpisa, bukas, ako ay gigising ng umaga upang mamalengke. Sunod na halimbawa, maglalaba tayo kapag sumikat ang araw. Okay, so maglalaba tayo kapag sumikat ang araw. So yung pamanahon dito ay ang sumikat ang araw. At ang palatandaan or may panandang salita kung kailan gaganapin ang kilos ay ang salitang kapag. Okay? Sunod pang halimbawa, kailangan mo bang pumasok ng araw-araw sa paaralan? Okay, so ang pang-abay na pamanahon dito o pang-abay na pamanahon dito ay ang salitang araw-araw. At ang panandang salita kung kailan naganap ang kilos ay salitang nang. Okay? So yan ang pang-abay na pamanahon na may panandang salita. Sunod naman, yung pangalawang uri ay ang walang pananda. Okay? So ito ay ginagamitan ng mga salitang kanina, kahapon, ngayon, mamaya, bukas, sandali, at iba pang mga salitang tumutukoy sa pamanahon. Okay, so walang pananda, ibig sabihin diretsahan na sinasaad ng panahon kung kailan ito naganap o magaganap. Halimbawa, sandali na lang at magsisimula na ang patimpalak. Okay, so dito ang pang-abay ng pamanahon na mula sa payag na ito ay ang salitang sandali. Okay, so sandali na lang, magsisimula na ang patimpalak. Pangalawang halimbawa, pupunta kami bukas sa iyong tahanan upang kunin ang aking kwaderno. Okay, so ang pang-abay na pamanahon kung kailan naganap o kailan magaganap. Okay, so ang salitang bukas. At ang panghuling halimbawa, kahapon niya binigay ang kanyang sagot sa aking mga tanong. Okay, so kailan nga binigay? Okay, so yung kahapon. So yung salitang kahapon, yan ang pang-abay na pamanahon. Naunawaan ba ang pang-abay na pamanahon? Mahusay. Ngayon, sumunod tayo sa pangalawang uri ng pang-abay. At ito ay pang-abay na panlunan. Sa pang-abay na panlunan, tumutukoy ito sa pook ng pinangyarihan o pangyayarihan ng kilos. So, karaniwang ginagamit ng ang pariralang sa, ngunit ginagamitan lamang ito kung ang kasunod na pangalan ay pambalana o isang panghalin. Okay?
halimbawa, pumunta sa bayan sina Jose at Mario. Okay. So, ang pang-abay na panlunan dito ay ang salitang sa. Okay. Sunod naman, maraming nais maging scholar sa UP. Okay, so ang pang-abay na panlunan dito ay sa UP. Napakamadali para sa panlunan. Sunod na panguri, sunod na pang-abay or uri ng pang-abay ay pang-abay na pamaraan. So, pang-abay na pamaraan, ito ay naglalarawan kung paano naganap, paano nagaganap, o di kaya'y paano magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. So, ginagamitan ito ng panandang ng, N-A-N-G, na, o unlapin na. Halimbawa, bakit siya umalis na masaya? Okay, so yung pamamaraan dito, okay, yung salitang masaya. At ang pang-abay na ginamit ay ang salitang na. Sunod na halimbawa, kumain kami ng mabilis. So ano yung pamamaraan dito? Okay, yung salitang mabilis. At ang pang-abay na ginamit ay ang nang, N-A-N-G, mabilis. Sunod pang halimbawa ay sumigaw ako ng malakas. Okay, so anong pamamaraan? Okay, malakas. Sumigaw siya ng malakas. At ang pang-abay na ginamit ay ang salitang nang. Sunod na uri ay ang pang-abay na panggaano. Okay, so pang-abay, ito ay nagsasaad ng sukat, bigat, o timbang. At maaari rin itong sumagot sa tanong na gaano o magkano. Halimbawa, mahigit 84% ang nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Okay, so anong pang-abay ng panggaano? Okay, so mahigit 84. Okay, so yung gaano, eh, kung gaano kabigat, gaano katimbang, gaano ka sukat, okay? So yung salitang 84. At ang pang-abay na ginamit ay ang mahigit. So mahigit 84%. Sunod na halimbawa, uminom ka ng 2 basong tubig tuwing umaga. Okay, so yung salitang panggaano dito ay 2 basong tubig. At ang pang-abay na ginamit dito ay na. Panghuli, bumili ka ng 10 kilong karne ng baboy sa palengke. Okay. So ang panggaano, salita dito ay 10 kilong karne. Okay. Sunod naman ay pang-abay na inklitik. Ito ang mga kataga na karaniwang nakikita pagkatapos ng unang salita sa pangungusap. Ibig sabihin, makikita natin ang mga inklitik na salita kagaya ng man, kasi, sana, nang, kaya, at iba pa ay nasa pangalawang salita ng pangungusap. Halimbawa, saan pa kayo pupunta? So, alin dito ang inklitik? Yung salitang pa. Okay, so nasa pangalawang salita ito ng pangungusap. Bakit daw ngayon pa lang dumating? So, yung salitang inklitik o pang-abay na inklitik ay daw. Ako muna ang papasok sa bahay. Okay, so yung inklitik dito ay muna. Ngayon, subukin natin sagutin ang mga tanong na ito. Una, kahit masama ang panahon ay tumuloy pa rin ang ilang mga residente para magpabakuna ngayong Biyernes ng umaga. Alin sa pangungusap na ito ang ginamit ng pang-abay na pamanahon? Okay, ngayong Biyernes ng umaga. Okay, so ngayong Biyernes ng umaga, yan ang pang-abay na pamanahon. Number 2. Dahil sa galit, umakyat ng padalbog sa hagdan si Marga. Alin sa pangungusap na ito ang ginamit na pang-abay na pamaraan? Okay, so yung umakyat ng padalbog.
Pangatlo, habang naglalakad sina Romeo at Bruno papunta sa silid aklatan, bigla nilang naalala na nakalimutan nilang dalhin ang isang libro para isauli ito sa librarian. Alin sa pangungusap na ito ang ginamit na pang-abay na panlunan? Okay, so excited sa silid aklatan. At panghuli, mamayang hapon ay bibili ng isang kilong isda si Eliezer sa palengke para sa kanilang hapunan. Okay, so alin sa pangungusap na ito ang ginamit na pang-abay na panggaan? Okay, so bibili ng isang kilong isda. Okay, ng isang kilong isda. Okay, so maliban sa panggaano, anong pa kayang uri ng pang-abay ang mari makita mula sa pahayag o sa pang-apat na tanong? Okay, so mamayang hapon, okay, so yan ay pang-abay na pamanahon. At yung sa palengke, yan naman ay pang-abay na panlunan. Okay? So maraming salamat sa pakikinig.